and welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. New subscribers, sa ating mga old viewers, yan, hello sa inyong lahat. Ah. Magandang araw sa inyo. At sa mga nagtatanong sa akin po, nagme-message po sa akin sa Facebook page, sa mga nagtatanong po sa akin sa YouTube comments, oh, okay na okay po ako ngayon mga ka-farmers at marami po salamat sa nagpapahatid ng paalala at sa concerning nyo sa akin. And okay naman po ako ngayon mga ka-farmers at ito, still fighting. So, for today's video, mga ka-farmers, meron akong in-sketch. So, ayan, baliktaran to. Ito na po yung aking plano sa mga nangyari. Ayan, so ako po ay ilang araw nag-isip. Ilang araw po ako nagplano kung ano po ang dapat gawin. Saan po ako nagkamali. Para sa susunod po na mga desisyon ko ay maging okay na at wala na akong pagsisihan. Ayan. So, gusto ko i-share sa inyo itong mga farmers, itong aking ni-layout. Ito po ang nakapaloob po dito mga farmers is ang renovation ng aking farm. Dahil alam nyo naman sa mga nakapanood sa last video ko, napakatindi po ng dinanas ko sa hagupit ng bagyong Odet. Halos ang buong farm ko ay na-wipe out po. Ang natira na lang is itong bahay ko, farmhouse ko. At lahat po talaga halos ay nawala. So, ako po ay sobrang nag-isip at ako po ay muntik na sumuko pero hindi ko po yun kinapitan at mas tiningnan ko po kung na may mas maganda pa akong pwedeng gawin at maging plano para sa ikauunlad kaysa sa ikababagsak po ng farm. Ayan. So, lahat naman po tayo ay nahihirapan, dumadanas ng mga ganitong pagsubok pero sa kabilang banda mga ka-farmers ay lalaban tayo at babangon ulit. So, ayan mga ka-farmers, i-share ko sa inyo ito. At happy-happy naman ako at sana po subaybayan ninyo ang journey ko na naman sa aking bagong gagawin dito sa bagong Thessalonica Farm na i-renovate. Ayan. So, ito, dito sa part na to, i-close up ko sa inyo later. Ito po yung sketch. Pasensya na po kayo sa drawing ko. So, pakita ko po sa inyo itong sketch ng old farm. So, ito po yung dati kong farm. At ito na po yung new plan ko sa ngayon. So, okay mga ka-farmers, ihaharap ko na sa inyo itong ating sketch para mas maintindihan niyo. So, ito na mga ka-farmers, ayan. Tsaka, nung pagkatapos ng bagyo mga ka-farmers, i-share ko lang sa inyo. So, ako po ay talagang parang susuko na. Gusto ko na bumalik ng Manila, Cavite. Sekundo na lang muna siguro ko. Total, wala rin pong signal dito, walang kuryente. So, wala talaga. At least sa Cavite, meron din naman akong trabaho sa computer, hindi lang naman din i-farm. So, yung asawa ko is meron din trabaho sa kailangan sa internet. So, gusto ko na sanang bumalik, pero ako po ay tumitingin sa mga kasama ko dito sa farm, sa mga tao natin na tinutulungan na sumusweldo. Pag tinitingnan ko sila na nahagupit din ng bagyo, hirap na hirap. So, parang napaka-unfair kung ako ay aalis at iiwan ko na lang sila dito. Kaya po ako ay nag-decide na magplano, mag-isip ng ikakatayo natin. At the same time po ay yung mga katulong ko dito, mga nakakatulong ko po dito sa farm, is hindi rin po mawawala ng trabaho. Napakahirap po kasi na dinanas na tong krisis na to, tapos bigla ka pa mawawala ng trabaho. So napakasakit po nun sa isang tao. Kaya hindi ko binitawan at kailangan ko isalba. So meron po ako ditong apat na tauhan, si Tipina, si Melvin, si Ruel, si Kialito. So, kasama ni Kialito, si Ate Sally, sa asawa. So, yun po yung mga kasamahan natin dito sa farm na hindi ko po rin kayo mawala ng trabaho. Kaya po, laban at bangon lang tayo. So, ito, ipakita ko na sa inyo. So, yan. Pasensya na kayo makapabi sa buko. So, nakikita yung buko. Wala po kasi ako ng tubig dito. Nagkakaubusan po ng tubig dito sa aming lugar. So, kaya ito po, buko na lang po yung iniinom natin. Tapos, yung tubig natin, yan, is galing sa well or sa balon. So, ni-sterilize ko na lang po at iniinit para po medyo safe naman pag ininom. So, yan, back to work po tayo mga farmers.
So, ayan ang ating dating farm. Mga farmers na sketch. Ayan. So, ganito ko na lang para mas kita. Wait lang. Ayan. Pasensya na kayo. Nag-i-engineer-engineeran tayo dito. Ayan. So, ayan yung kabuuan, mga ka-farmers. Ang aking farm dito sa La Victoria, sa Trinidad Bohol, is nasa 1.6 to 1.7 hectares ang laki. Ayan. So, hindi po kasama yung fish pond doon, mga ka-farmers, sa bali, lupa lang po yun. Ayan. So, ito, mga ka-farmers, pasensya na rin kayo sa kuko, ang dumi. So, ito, mga ka-farmers, yung pinaka-boundary ng lupa ko. Ayan na. So, dito ko na lang sinimulan. At ito po yung main road namin. Dalawa po yung daan. Ayan. So, dito tsaka dito. At makikita ninyo, sa unang pasok pa lang, is puno na po ito ng mga saging. So, itong dito, sagingan yan, puno po ng lakatan at sa bato. Dito sa kabilang banda po, ay punong-puno rin po ito ng saging. Yan, bananas po nakasulat. Sa kabilang side is bananas din. So, lahat ng variety ng kardaba at saka po ng lakatan is halo-halo na. Ayan. So, ito, dito po yung farmhouse ni Kuya Lito. So, ayan dito. At ayan po yung picture sa nangyari po sa bahay ni Kuya Lito dito sa farm. So, ayan po yung bantay. Ayan. Ganyan pong katindi yung nangyari dito sa bahay ni Kuya Lito. So, ito pong bahay ni Kuya Lito is wala na. Ayan. Sira na po yan. Tapos, ayan ang daan. So, ito po ay puno ng bananas, mga ka-farmers. Ito po ay wala na natira. Kahit is, ano, wala na po siyang natirang saging. As in, buwal po. Tumba po lahat. So, dito naman sa kabilang side is wala na rin po. Wala na rin po yung saging. Natumba rin. Tapos dito, wala na rin pong saging na ubos na. Yan. So, dito sa bandang gilid, wala na rin pong natira. Puro po bagsak. So, makita nyo naman po sa last video ko, makita nyo, wala na pong nakatayong sagingan. Ayan. So, dito po, and dito po ang ating bahay, itong bahay ko. So, ito na lang po yung natira sa bagyo, pero nawalan po ako ng bubong. Ayan. So, ito na lang ang nag-iisa po na nakatayo sa buong farm. Ito po yung aking incubator and chick cage. Nandito po yung mga nakastock yung mga incubator natin na mga binili. Mga incubator na pang e-tech, incubator po ng mga manok. So, dyan ko po ini-stock. So, ito po ay giba. Wala na rin po ito. Pati po yung mga incubator natin is nilipad po ng bagyo. Pero, chinek ko po, pwede pa naman pong i-repair yung ating nabiling malaking incubator. So, sana po magawa. Wala na rin po ito. So, nakapalibot din po dito ay mga saging. Wala na rin po. Sa kabilang part, mga ka-farmer, so, ayan yung piggery ko. Yung nakita nyo na dalawang pitak. So, giba rin po ng bagyo ito. Wala na rin po siya. So, sa likod po ng piggery natin is nandun po yung free-range pigs natin na naka-electric fence na halos 2,000 square meters yung laki. So, nasira na rin po yung bakod. Wala na rin po ito. Ayan. So, dito po, ayan, may daan po dyan. Dire-diretso dito. So, puno po ito ng saging. Lahat mga ka-farmers, wala na po lahat na tira dyan. At yung mga maliliit na kahuna yan, yan po yung mga kulungan ng shamo, wala na rin po. Ito po yung mga flying pen sa gilid ng daanan na dinadaanan kung makikita nyo. Yung ulbo ng baboy, wala na rin po na yung lalagyanan po ng mga inahin na nanganak, wala na rin. Yung pong free range na itikan ko dito sa farm na if ever palaki na yung itik, dito ko po pinakakawalan. So wala na rin po, sira na rin po. At ito po yung mga kulungan ng mga basilan, Rhode Islands na tatira ko. So, sira na rin po siya. Pati po yung flying pen, wala na. So, yan po yung old farm, mga farmers. Kung mapansin ninyo, napakalaki ng na-damage. Dahil po, puro po ako establishment na pinagawa. So, lahat po yung inupahan ko para po maitayo. So, lahat po ay nawala na parang bula. Pati po ang mga tanim ko, halos pinuno ko po ng sagingan, halos nasa 2,000 mahigit na puno ng saging ang nakapalibot sa buong farm. So, nawala lang po ng isang iglap. Ayan. So, ngayon, nag-isip po ako ng paraan kung paano po natin maiaayos. Ito pala yung mangga, mga ka-farmers, katabi ng bahay ko. So, wala na rin po, natumba na rin. So, nakita po ninyo, mga ka-farmers, na halos lahat po ng laman ng farm is nawala po ng isang iglap. So, yan po yung sketch ng old farm. So, punta na tayo mga ka-farmers sa aking pinlano na bagong plano.
Yan. So, ito na mga farmers yung aking bagong plano. Yan. So, kita nyo naman. Yan. So, kung makita nyo, ito yung dating farm. So, punong-puno ng saging. Ayan. Halos lahat saging at kulungan lahat ang tinayo ko. Ayan. So, ito na ngayon ang bago. Gagawin na natin talaga itong farm, mga ka-farmers. So, ito ang aking bahay. Ayan. Ang natira kong bahay, nandito sa gitna. Ito po ang main road niya. Yung pinakadaan ay nasa gitna na, isang straight. Dahil ang shape ng aking farm dito is parang, hindi naman siya square type, pero isang parang bilog siya na square yung dating, ganun. So, malaki rin po, nasa 1,700 square meters yung laki ng farm natin, kaya ito yung naisip kong gawin. Ayan, so dito banda mga ka-farmers, ayan, pinipicturan ko rin yung mga itinuro ko. So, pinipicturan ko rin mga ka-farmers yung mga sinasabi ko para malaman ninyo. So, ito mga ka-farmers yung bangus pond. So, ayan, ayan yung picture. Sa gilid ito ng, sa kanan bahagi ng farm, mga ka-farmers, andito yung fish pond natin. So, dito tayo bandan nung nag-harvest, mga ka-farmers, sa isang pitak. So, may mas malaki pang area. So, ito yung ating malaking bangus na fish pond na gagawin. Ayan. Although, nilalagyan na naman natin ito ng bangus dati pat naka-harvest na. So, ito ay tuloy pa rin, itong bangus na fish pond. Ayan. So, ito yung dating kangkungan, mga ka-farmers, ito. So, ito yan. Ayan. So, ito yung kangkungan. Wala na yan. Nasira na rin sa bagyo. Ito na ngayon siya, bago. Yan. Ito ay gagawin kong tilapia pond. Ayan. So, ito mga ka-farmers, ay ilagyan na natin ng check. Ayan. Ayan. Lagyan ko na ng check dahil ito po ay nagawa na. Bago pa lang po nagbagyo, is napahukay ko na itong tilapia pond na to. Ayan. Buti na lang mga ka-farmers, dahil ito hindi ko pa naman ito nung binalak nung may bagyo. Pero ito, natapos na siya. So, ito na yung next. Pero hindi pa ito nasisimulan. Ayan. So, ito ay check na. So, ipapakita ko sa inyo later yung ating tilapia pond dito na nagawa. So, ito. So, sa kabila, mga ka-farmers, is meron din ako ditong papagawa na pond. At dito ko naman ilalagay ang hito pond. Diyan. Diyan tayo magbubuhay ng hito. So, kaya naisipan ko na maglagay ng mga ka-farmers. Kung makita naman yun yung mga pangalan ng tanim. So, dito ay taniman na ito lahat, mga ka-farmers. Malakas ang loob ko maglagay ng taniman dyan dahil meron akong dalawang water supply. So, meron naman akong water pump at hindi ito mahihirapan diligan kahit anuman dumating na init. Wala problema sa dilig dahil meron tayong dalawang water source. Yan, itong dalawang pond na pinagawa ko. So, ito ang entrance ng farm, mga ka-farmers, dito. Yan, bakuran ko yan. Tapos, ang tago 1,000 square meters yan, mga ka-farmers, yung bawat pitak. So, ito, sa unang daan natin, kung matapos ko to at maging success yung plano kong yan, pag naglakad ka sa gitna, una mo makikita ay upuhan. So, inuna ko, mga ka-farmers, yung mga ginagapangan. So, kailangan kasing gawan to ng mga kahoy para gapangan ng ating gulay. So, dito, mga ka-farmers, ay 1,000 square meters na upo. Yan. So, wala pang check dahil hindi pa yung masimulan kasi clearing operation pa lang tayo dito sa farm ngayon. Medyo paglilinis pa yung una natin ginagawa. So, after ng upo, mga ka-farmers, is nakaharera na dyan yung ampalaya. So, after ng ampalaya is nandito ang sitaw. So, tago 1,000 square meters yan, mga ka-farmers. Malalaking portion din ito nagtaniman. Then, kamatis. So, dito yung farmhouse ko. Dito ko nilagay yung sagingan, yung lakatan, tsaka karnaba. Magtitira na lang ako ng kuunting saging. Yung iba naman mga saging, mga ka-farmers, na nasira, pwede naman yun ulit kunin at i-replant ko na lang sa ibang lupa ko na may sagingan din ako. So, dito sa farm, yan na lang ititira kong portion ng sagingan. Next natin, after ng sagingan, ay meron tayong maisan nandito. Talong, ayan. So, dito sa tabi ng bahay ko, mga ka-farmers, ay maglalagay ako ng free-range cage ng mga Rhode Islands para sa mga itlog. Ayan, dahil magbabalak ako, mga ka-farmers, na mag-incubate ng mga itlog ng Rhode Islands at ibenta ito mga week old. Ayan, gusto ko mag-supply ng mga Rhode Islands dito sa Bohol. Ayan, so yan ay matagal ko ng plano. Meron lang talaga nangyaring ganito. So, ngayon, ipagpapatuloy pa rin, mga ka-farmers, ang ating livestock.
So after nito, mga farmers, is itong i-okra, si gabi, sibuyas, yan, tago 1,000 square meters, si lilabuyo, si dynamite, bell pepper. So yan, malalaking lupa naman yan, mga farmers, mukhang maliit lang sa drawing. So malaking portion ay kalabasa, mga farmers, tsaka kalamansi, tsaka kamote sa bandang dulo. So yan. Pagka ito ay natapos ko, mga farmers, farm na yung dating ng aking lupa dito sa La Victoria, sa Trinidad Bohol, sa tinatawag kong farm. So talagang farm na dahil sa dami ng tanim na itatanim ko. Ayan. So siguro pag natapos ko yan, napakaganda ng tingnan nito. At itong mga ito, mga farmers, ay kung itanim ng sabay-sabay, sabay-sabay din ito ma-harvest dahil halos lahat ng mga tanim na yan is 3 months lang pwede na munang harvestin. Ayan. So, ayan. Yan ang aking new plan sa farm. Meron tayong hito, tilapia, bangus, at lahat ng klase ng gulay. Ayan. Atin natin yung sisikapin, mga farmers, na makamit para maibangon itong farm. At wala na muna po ako itatayo ng mga kulungan na magaganda, na malalaking kulungan. Medyo yun, na trauma-trauma ho ako sa nangyari. So yun, mga ka-farmers, yun yung aking bagong plano. Ayan, so dito nga pala, mga ka-farmers, may check na itong ating tilapia pond. So ihiwalay ko na lang ng content ito. Papakita ko sa inyo yung pinagawa ko dito na bagong pond para sa tilapia. Tapos, yung bahay ko, yan, check na natin kasi nandito pa rin yung bahay ko. Check pa rin natin. So, yan, mga farmers, checklist ko to. So, if ever tinatrabaho na, para makita ninyo at masundan ninyo yung pagbango ng farm natin at sa unti-unti natin na makamit yung bago kong plano para sa farm ko. Ayan, sana po, mga ka-farmers, ay sundan ninyo ako, suportahan ninyo po ako sa lahat ng pinagdadaanan ko from nagbagyong Odette hanggang sa magkaroon po ulit tayo ng successful farm. So nagkaroon kasi ako ng idea dito, mga ka-farmers, sa isang foreigner na nag-YouTube. Ayan, so siya ay merong maliliit lang na taniman ng mga gulay. Hindi naman siya sobrang laki, mga ka-farmers, ng kanyang lupa. Backyard garden, actually. Pero, meron siyang technique, mga ka-farmers, sa pag didispose ng kanyang mga tanim. Although maliit lang, so napakaliit, square meters lang ng eggplant, talong, square meters lang ng radish, yan kasi mga foreigners, square meters lang ng pechay. So, tapos, meron siyang plano, meron siyang technique na nagka-cart siya, mga farmers. So, nagka-cart. Ayan. So, siya ay nagbebenta sa mga lugar gamit yung kanyang wheels na on wheels store, vegetable store on wheels. So, nagkaroon ako ng idea, mga ka-farmers, habang nag-iisip nga ako nitong after ng bagyo. Bakit nga hindi ko na lang taniman to ng iba't ibang klaseng gulay? At ang bawat portion naman ng taniman is malaki. Kung 1,000 square meter per vegetable ako, so malaki rin yun, mga ka-farmers, once na mag-harvest yun after 3 months. Tapos meron akong 12 na tanim. Tapos, gawin ko is i-on-wheel sell ko. Yan, maggawa ako ng cart ko na nakasulat is Thessalonica Farm Wheel Store, on-wheel store. So, yun ang naisip ko, mga ka-farmers, na bawat pitak, mga ka-farmers, sa cart or kahit tricycle muna sa una, ganyan, kasi nga nagsisimula pa lang, hanggang sa unti-unti natin na maabot, na naka-multicab na ganyan. So, meron akong vision na ganun, mga ka-farmers, sa ganitong business. So, kung meron akong 12 na tanim, so, yun, after harvest nun, hindi naman sa isang square meters, harvestin mo lahat. So, syempre, bawat araw, pwede kang kumuha ng kahit tag-10 kilos na upo, 10 kilos na palaya, 10 kilos sa sitaw, 10 kilos sa kamati. So, lahat ng tanim natin at ilalagay natin doon sa cart ko na on wheel. Siguro, mga ka-farmers, medyo kikita ako. Kasi nagkwenta na ako, mga ka-farmers, is kayang-kayang kitain ng 3,000 ang araw sa ganong technique. Sa ganong pong forma.
Malalaman ko naman yan, mga ka-farmers, kapag sinubukan ko. At lahat ng susubukan ko, mga ka-farmers, is isi-share ko sa inyo. Ayan, so pag ito po ay umubra, makakatulong pa po ako sa ibang tao, mabibigyan ko pa po yung ibang tao ng mga trabaho. At pag naging success talaga na yung on-wheel business ko, pwede pa siguro rin ako makapag-donate ng mga wheel, ng mga tricycle, or ng mga tricycle na may trike, na may mga pitak-pitak na para makapagtinda ng mga gulay. So, tapos sa akin kukuha ng mga gulay. So, fresh na fresh from my farm. Tapos, meron pa rin po akong mga livestock na hito, isda. So, hito, tilapia, once na mag-harvest yun. So, fresh na fresh ko rin po maititinda yun. So, yun lang po yung vision ko ngayon. Basta, unti-unti ko po itong gagawin para po maging... basta mga ka-farmers, unti-unti ko po itong gagawin para po makamit ko yung gusto ko makamit na binivision ko na maging successful ulit yung farm. At the same time ay kumita rin ito daily. So, yun lang mga ka-farmers sa video na ito. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel, Maka Farmers. At i-click niyo na rin yung notification bell para palagi kayo updated sa lahat ng i-upload ko na mga updates about sa pagbangon ng farm ko. Ayan, Maka Farmers, thank you for watching and happy farming!